Maraming nagsasabi na kapag hindi daw po nilabanan ni Saul Canelo Alvarez si The Mexican Monster David Benavides, ito daw po ay magiging dungis sa legasiya ni Canelo Alvarez. Pero ayon sa former pound for pound king na si Andre Ward, hindi lamang daw po si David Benavides ang dungis sa boxing career ni Canelo, kundi maging ang pagiging cherry picker nito sa buong boxing career niya. Matagal na raw commentator si Andre Ward pero nananatili siyang tahimik sa mga bagay-bagay. Hindi daw niya intensyong siraan si Canelo, pero kung meron daw pong magtatanong sa kanya tungkol sa mga bagay-bagay tungkol kay Canelo, eh sasagutin daw niya po ito. Basahin po natin ang mismong sinabi ni Andre Ward. It is not only the stain of David Benavides but also the things that have happened throughout his career. I have been a commentator for a long time. I have spoken about many things and I have also remained silent about many things I have seen. I'm not trying to bring him down. I could say anything about him right now and set the internet on fire. But that's not what I wanna do. But if someone asks me about it, I'm going to talk about it. Dagdag pa ni Andre Ward, mga amigos, hindi daw gugustuhin pag-usapan ng mga fans ni Canelo ang katotohanan sa pagiging cherry picker nito. Yung pagpili ng kalaban na mas malaki ang kita pero hindi gaano kadelikadong laban. Pero wala naman daw problema doon, mga amigos. Nagkakaroon lang ng problema kapag nagkiklaim na rin si Canelo na siya ang the best boxer or the best Mexican fighter. Diyan daw po may problema si Andre Ward. Ang tingin ni Andre Ward kay Canelo Alvarez ay isang mahusay na marketing. Magaling gumawa ng fanbase, mahusay magbenta ng tickets. Pero magkaibang bagay daw po yung pagiging mahusay sa marketing at mahusay na boksingero. Basahin po natin, mga amigos, ang mismong sinabi ni Andre Ward. His fans are not going to talk about those things on his legacy. They are not going to talk about the fact that he chooses his rivals, that he is trying to maximize the income of money and minimize the risk. But that's not the real problem. The problem is when you start saying that you are one of the greatest in history or one of the greatest Mexicans of all time. And it is not true. You are great at marketing, at selling tickets, at creating a fan base. But when you see his history, you realize that he does not take risks. And it is not that all your fights are risky. But if you see his history, you see that he chooses some because they are old. He chooses others because the time is right. Opportune choose others because they are from two divisions below. So yun nga po yung sinasabi ni Andre Ward. Ilan sa mga mabibigat sa resume ni Canelo, eh wala na sa prime. Yung iba naman, eh mas mababa ng dalawang division. At yung sinasabi po ni Andre Ward na that he is trying to maximize the income of money and minimize the risk. Ang isang halimbawa po niyan ay yung mas pinili ni Canelo, si Jaime Munguia, kaysa kay David Benavides. Na-maximize ni Canelo yung money, na-minimize niya yung risk.